Hey. Kailas, natutulog na ako. Ano ba? Usap tayo. Hey. I'm sleeping! Mag-usap tayo. Halika. Ano bang problema? Di mo pwede ipagpabukas na lang yan? Hindi. Tungkol kay Elise. Oh, ano? Naglayas na naman. Hindi ba't ikaw ang unang nakasama ni Elise? Nung ipinanganak siya ni Ellen, doon sa klinik ng kaibigan mo? Ha? Hindi ba't ikaw din ang unang nakahawak sa kanya nung ipinanganak siya ni Ellen? Tama ba ako? Natural, Carlos, kasi ako ang nagpaanak sa kanya. So what's the point? Anak ko pa talaga si Elise. Lasing ka ba? O may kakaiba kang tinitira? Carlos, she's your child. Of course she's your child. She's my child? Bakit hindi tugma-tugo namin? Iba ang blood type niya, iba ang blood type ko, pati si Ellen, iba ang blood type niya kay Elise. Kami ang magulang, hindi pareho ang blood type namin. Kaya parang napaka-imposible anak namin si Elise. Carlos, doktor ka ba at gumagawa ka ng mga ganyang assumption? You've been watching too much TV. Kasi sa soap opera lang nagagawa ang mga ganyan. Hindi porkit hindi match yung blood type, hindi na anak. Where did you even get that? Common sense lang yan, Leila. Hindi how siya mga nasa TV. Kung anak namin si Elise, dapat ang dugo namin ay nailipat sa mga ugat niya, di ba? Blood isn't the only indicator of paternity. It's not even reliable. May mga factors kaya hindi nagkakapareho ang blood type kahit sa sariling anak. And there's even one chapter in the Book of Hematology about that. Alam mo, Carlos, sa lahat naman ng ama, ha? Ikaw na ang nagdadalawang isip. Ikaw lang yun. Mahiya ka nga. Alam mo, asa na si Elise? Uunahan ko na siya, bago mo pa siya saktan sa mga kalokohan pinag-iisip mo! Huwag ka na magsumbong at palalaki mo pa. Isa pa wala si Elise dito, nandun sa kanyang lover boy kay Tisoy, na-aksidente sa ospital. Oh my God. You doubt that she's your real daughter and now you let her get to her boy? Bravo, ang galing mo. Ang galing mo sa pagiging stupido. Tulog na ako.